the blessings, maaari ka nang magsimulang magrehistro ng iyong subscriber identity module o SIM card ngayong araw, December 27, 2022. Alinsunod sa Republic Act No. 11,934, o ang Subscriber Identity Module Registration Act, na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung saan, lahat ng bago at umiiral na mga SIM sa Pilipinas ay dapat magparehistro sa loob ng 180 araw simula ngayong araw, December 27, 2022. Ang batas na ito ay naglalayo na protektahan ang lahat ng consumers sa illegal na gawain, tulad ng financial scams, spam messages, at iba pang uri ng mobile phone at online fraud. Ito din ay isang paraan upang madaling malutas ng mga awtoridad ang mga krimen na kinasasangkutan ng paggamit ng mga SIM. Ang lahat ng mga SIM card na ibinebenta ay hindi gagana, hanggang ang mamimili ay magrehistro at magsumite ng mga kinakailangang dokumento para sa pag-activate. Ang mga kasalukuyang mobile subscriber ay may hanggang April 26, 2023, upang irehistro ang kanilang mga SIM card, upang maiwasan ang pagka-deactivate nito. Ang pagkabigo o pagtanggi sa pagpaparehistro ng SIM card ay may multa. Ang multa sa unang paglabag ay 100,000 hanggang 300,000 piso. Para sa ikalawang paglabag ay may multang 300,000 hanggang 500,000 piso. At para sa ikatlo at kasunod na pagkakasala, 500,000 hanggang 1,000,000 pisong multa. Ang pagsusumite ng mali, o katang-isip na impormasyon ng pagkakakilanlan, at mga dokumento ng pagkakakilanlan para sa pagpaparehistro ay maaaring magresulta sa pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon, at may multang 100,000 hanggang 300,000 piso. Ang mga telcos, at ang kanilang mga ahente, o empleyado, ay pagmumultahin ng 500,000 hanggang 4,000,000 piso, para sa paglabag sa pagiging confidential, o kapag direkta o hindi direktang isiniwalat nila ang data ng mga subscriber. Ang mga nagbebenta ng mga nakaw na SIM card ay nahaharap din sa pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon, at may multang 100,000 hanggang 300,000 piso. Kaya ano pang hinihintay mo ka blessings, magparehistro na!